Kaya talaga pag nagano after season talaga. Mag-aano talaga ako. No volleyball muna, guys. Sana naman din, dahil buong taon naman na din, naglalaro ako, di ba? So, next year na tayo ulit babawi. Kaya, next year na ako ulit maglalaro after ng season. Kasi Christmas naman na, sana wala naman ng season. Pero yung ganun lang. Yung passion mo, yung kinahiligan mo, minsan ayaw mo nang gawin kasi yun nga, ang daming taong mapanghusga, may daming taong parang i-questionin ka sa ginagawa mo, ganyan na. Ikaw naman, ginagawa mo lang naman yung gusto mo, kung ikakasaya mo, ganyan. And nagawa mo naman din yung best, di ba? Pero I think, ganun din talaga siya. And normal naman din yun sa mga talagang madaming sinasabi din. Minsan nakakapagod lang din talaga. Kaya, pansin niyo, well, kahit naman ngayong season, hindi naman talaga ako mag-post. Pero pag ano talaga, kapag off-season, ganyan talaga. As in, no, parang hanggat maaari no social media talaga. Ganun. And, usually doon naman din sa iba, hindi lang naman sa volleyball. I mean, in general naman din. So kahit sa work nyo, nafe-feel nyo rin yan, di ba? Parang love na love nyo mag-work, love na love nyo yung work nyo. Pero minsan yung mga ka-workmates nyo, sila pa yung nakaka-stress, di ba? Parang ina-stress ka pa, wala ka nung ginagawa, nagtatrabaho pa lang naman, ganon. Kaya, yun. Ngayon, doon nyo naman din pag-aaralan yung Art of Deadma, ganyan. Okay, sorry guys. After season, wala mo siya ng paramdam si sis. Pero mag-live-live naman ako. Pero hindi naman din talaga ako nagpo-post. Uy, magsi-600,000 na rin tayo. Yes, and of course, mag-share daw kami. Kaya, oh my God. And nakakatuwa, kasama ko si Kyla May, pati family niya. So, dun kami mag-vacation bago mag-season. First time namin, as in first time, buong family, na magta-travel kami. Oh my God! And thank you guys. Syempre, hindi ko naman din magagawa yun. Hindi kami makapunta doon dahil din sa inyo. Thank you so much talaga guys sa support. And don't worry din, magkukumo ako doon. Para din makita nyo naman ang experience namin doon. Diba? Hindi ko nga alam kung nagagawin namin doon. Baka matulog lang kami dahil mapapagod agad yung mga kasama ko. Pero syempre, makikita nyo kami doon kumain ng kung ano-ano. And mag-surf. Ano pa ba? Party! Wow! Party! Party yarn. So, kasama ko si Kyla May. Tapos yung boyfriend niya. Yung account niya. Yes, ang dogs. So guys, huwag kayong mag-alala. Siyempre, may mag-aalaga sa dogs. Na-plano na namin ang lahat. Hey, thank you po. Thank you sa 200,000 likes. And hello po. Ayan, sana madami pa tayo maging madayos. Yes, dogs talaga. Kahit ako, yun talaga yung inisip ko. Hindi yung Pero yan, magkakaroon po ng bantayan mga dogs. Yes, third wheel ako kayo na Kyla, tsaka kay Angel. Hi. May ibang lakad po kasi yung isay. Pero okay lang yun. I mean, deserve niya rin naman yun at kailangan din niya yun. Siyempre,
kailangan ko rin ng time sa family ko dahil buong taon ay puro ko pagva-volleyball. Kaya sa mga nagsasabi dyan na umuwi-uwi yan naman ako, o kayo umuwi dyan ako maglaro, eh kayo maglaro, o uuwi ako. Sige nga, kakapagod kaya umuwi ng araw, lagi ka uuwi. Yung magulang ko nga hindi nagre-reklamo, kayo nagre-reklamo. Kayo maglaro ng dalawang buwan, tapos ang break nyo lang, 2 to 4 days. O, sige nga. Puro kayo, ba't ikaw uuwi? Kung maglaro bang taon, sige, ganor. Nakakainis lang din yung mga ganong taon na parang pati yung ganong klaseng part ng life ko, pinapakailaman nila pati pag-uwi ko sa bahay ko. My God! Get alive! Char. Wala. Alam mo yung mga bashers, tinatawanan ko na lang din. Okay lang. Okay na lang. I-bash na nila ako. Ganun. Ano sila sa masaya. Ay. Ito ko ngayon. Tutupi. Sila nang babash. Minsan tinatanong ko rin na ano kayang ginagawa nila sa life nila? Bakit parang bawat galaw, hindi lang sa akin ha, sa iba din, kanyari mga artista, yung ibang ano, yung iba siguro baka binabayaran kaya ang ano nila magbash, ganyan, or yung iba na hindi naman, wala naman silang ano sa trabaho about ganong klaseng work. Like, nagagawa nilang mag-hakot or maghanap ng ikakabash ng isang tao. Like, ano nakukuha nila doon? Kayo guys, ano kayo nakukuha? Bigyan kayo ng idea, ano nakukuha nila? Bakit gusto nilang mag-bash? Maybe sila happy sa life nila. Sorry. Question and ano tayo dito, nagtuturo eh. Attention. Yes, maybe attention din. Kasi, 'di ba, minsan the more na napapansin niyo sila ganyan, mas dun sila nag parang nagkakaroon sila ng powers eh, parang nagkakaroon sila ng ayun, nag-message Ate Gemma. Wait, Ate Gemma. Nagkakaroon sila ng powers na parang, ay, pinansin niya ako, yes! Gagano na, tapos doon na sila lalo lalakas ang loob na, ano, magbabash, ganyan. Feeling ko, tama rin yung attention talaga. Pero hindi ko rin mag-guess na hindi sila happy sa life nila. Or, ewan ko. Kula sa aruga. As in, nakatatanong ko rin talaga yun. Kasi, parang ako minsan isip ko, try ko yung, parang, ano kaya, pag ako hinate ko tong isang taong to, ganyan, or, ganyan, try ko kaya siya i-bash, ano kaya mangyari sa akin? Parang, pag naisip mo, wala naman din mangyayari sa akin kung i-bash ko siya, yung ganon. Minsan, iniisip ko siya. Like, kunyari, tinatayo ko yung sarili ko dun sa sitwasyon nung basher. Wala naman ako. Wala, parang ano lang ako. Parang mas maiinis lang ako. Parang mas puro hate lang yung nasa puso ko. Yung ganun, parang sobrang
skip ng heart mo na parang hindi ka makawala sa ganong ano, ganong hate. Iyon, kaya parang paano, 'di ba? Parang paano nila nagagawa? Paano nila kinakaya ng ganun na puro hate lang yung ano nila? Or talagang ano, baka may mga papansin lang din talaga. Di ba?